no? Ang kaso ni boss sa ngayon ay yung qualified trafficking at saka yung under appeal po yung anti-alias law. Pero yung anti-passport, yung estafa na di umano ay nag-issue ng check na 25 million si boss ay na-dismiss na po. So much. And Megalab, shoutout din kay Kuya Earls TV ng Canada at Ma'am Lovely J. Go ahead, President. All right, so hindi na po natin patatagalin na, no? Jeremy. Bakit na gano? Narinig ko yung boss. Ganito yun. Jeremy. Okay, so para sa mga ano, no? Para sa kaalaman ng lahat, ano? Maraming nag-aabang kasi dahil sa scheduled supposedly yung hearing ni boss kanina. And gusto ko pong ipaalam sa lahat na hindi po natuloy ang hearing, na-reset po at may sakit po yung judge, ano. So minabuting ni-reset na lang po yung hearing, pinospone, ano. And siyempre ito kasing kasong ito, di kasi basta-basta ito at napakagaling yung mga abogado natin. Di pwedeng not feeling well yung judge. So, mabuti naman at na-postpone po. So, wala pa po tayong updates, kundi yun lang po na hindi pa po or hindi po natuloy yung hearing kanina. So, so far, no? Ang kaso ni boss sa ngayon ay yung qualified trafficking at saka yung under appeal po yung anti-alias law. Pero yung anti-passport, yung estafa na di umano ay nag-issue ng check na 25 million si boss ay na-dismiss na po. So, yan lang po so far sa ngayon, ano? At huwag po kayo mag-alala, lahat ng mga supporters ni boss ay nasa mabuting kamay po si boss at hindi naman po siya pababayaan ng ating mga lawyers. Yun nga lang, hindi pa siya makakalabas sa ngayon dahil talaga namang matindi yung mga kalaban niya, mga kalaban. So, but just the same, medyo mahinahon lang tayo, relax lang, kalma lang. At from time to time may mag-update po kami sa inyo dito sa mansion. At yun nga po, yung kaninang hearing ay hindi po, o kahapon na hearing ay hindi po natuloy. Okay? So, pero bago ang lahat, ano, mega love shout out sa limang mamis ni boss. Si Mami Edith Gargar, Mami Milita Pilates, Mami Dakel, Mami Merly Bercheng, and siyempre yung very energetic na Mami, na si Sarisa Panta, Mami Sarisa Panta. And Daddy Apple G, kumusta ka na, Daddy? Relax lang, kalma lang, Daddy. Matatapos din yung lahat. And of course, si Amy Franz Marcos, si Ma'am Chris Mangobat, mega love shoutout sa inyo. Mabuhay po kayo. Ayun. At mega love shoutout kay Ma'am Salome Masapol. And of course, BNP Macau, mega love shoutout. At sa lahat ng chapters sa buong FFCI. Alright? And just to remind everyone, ano, na meron po tayong sa darating po na October 22, ay magkakaroon po tayo ng isang mega humanitarian diyan sa party ng Binggit, no? At yan po ay although isang araw lang yan pero napakaraming salamin po ang ating ibibigay. At ganun din po mga wheelchairs. So abangan po natin 'yon. At after po noon, pagbaba po natin ng Manila ay
meron po dito sa kagad-agad na naka-schedule na. Pero hindi ko muna ibigay yung details. Pero kagad-agad meron na po tayong kasunod dito sa ating Binggit Humanitarian. And after that, pupunta din yata po tayo ng Ilocos Sur, no? So, sulitin na po natin itong bago matapos ang itong taon na to. At sayang, no? Huwag na nating palampasin itong pagkakataon na to na pwede naman tayo mag-humanitarian talaga. Alright, Pelimor? Ano pa bang ano? Baka may mga katanungan ang ating... Kasi lang doon. Yung sa passport law, pwede ba natin i-flex yun kung meron kang makukuha ang kopya ng decision? Hindi pa na-email sa akin eh. Pero yun po ay clear na po talaga yan. Dismiss na yan. Kasi marami ang nagsasabi na ayon sa kanila, ano lang natin, sinasabi lang natin. Hindi tayo nagpapakita ng ebidensya. Well, public documents naman yan. Kung gusto talaga nila, pwede naman nilang kumuha sila ng kopya. Wala naman problema. Pero huwag na lang natin, though pwede naman natin ilahad dito, pero huwag na lang natin i-obliga yung sarili natin. Kumuha na lang sila ng kopya kasi public document na naman yan. Okay. Yung... natin sa Cordillera, isang araw lang talaga? Yes, isang araw lang po talaga yun. Kaya... I heard, 13 municipality ang, ano dyan, ang recipient, president? Yes. Kaya nga, yan naman kay Lemore, mag-start siguro tayo ng alas 7 dyan hanggang alas 9 ng gabi. So, kakayanin yan. At saka magdagdag tayo ng mga doctors. Marami tayong doctors na kasama dyan. Okay. Siguro dudublihin na natin dahil talagang malakihan po yan. May idea ko ba kung ilan ang recipient na dadating doon? O kung ilang thousand? Doon sa kanilang request, nasa 7,000, no? Pero ang sabi nga ni boss ay igorot country yan. Talagang yung 7,000 na yan, doblehin or triple pa yan. So, in-expect na natin dyan. Nagbigay na tayo ng allowance yan, eh, magdadala tayo ng mga 50,000 salamin dyan. Wow! Grabe, dami, no? 50,000? Ilang wheelchair yung inaasahan natin na ipamimigay din dyan? So far, doon sa request nila, 400. Titingnan natin kung magkasya yan sa isang truck. No? 400. Wow. Yeah, so, may bibigay din mabigas, President? Wala na? Wala. Wala tayong preparation para sa bigas. Yung wheelchair lang at saka sa yung salamin. Okay. Mega love shoutout kay Gulf Steward. Ayan. So yun yung mga update, no? Regarding doon sa tatanong sa case ni boss, ayan, cancel po yung hearing today dahil may problema yung judge, alright? President Dong, sa yung update, alright? Ayan, sa mga may, baka may mga katanungan pa sa comment section, ay hanggat nandito si President Dong. Yes, Wala ba kayong mga question dyan? Issues na kailangan erase? Utol Muhammad Salami, may ka-love shoutout, kapatid. Assalamualaikum sa matikas na tatay ng FLM family, Tay Dong and Tolimore. Mga kapatid, good evening. Kumusta na yung wife mo, Utol Muhammad Salami? Alright, wala na sigurong katanungan. Ito. Lemore, nagpaparamdam na, sabi ni Ma'am Cathy Holland style. Nagpaparamdam na mga multo dahil malapit na ang lalabas si Soy po kayo agila ng lote. Ano yung kinikwento mo raw kanina, President Dong, doon sa cellphone mo? Kahapon ng umaga, no? May kausap ako sa GC. Biglang
yung screen ko, akin lang naman, ano? Talagang biglang merong kalahati naging ng itim, no? Parang anino siya. So, nabigla ako, nagulat ako. Tapos, siguro mga ilang segundo yun, yung parang hinawi ko lang, hindi ko naman hinawakan yung cellphone ko kasi may stand. Hinawi ko lang, ganun. Paghawi ko, nawala naman. So, ayun na. Maging yung kausap ko, nakita nila na yung ano, yung anino na parang dumaan daw. So, yun lang naman. At yung sabi nila, although kasi ako, marami nagsasabi dito na may nakita silang naglalakad, na maitim. Ako kasi hindi ko ano eh, hindi ko naramdaman eh. Dahil sabi nila multo, pero wala talaga. Pero siguro kayo more, sarado siguro yung aking third eye, no? Saka yung aking third eye kasi nasa puwit ko kasi kaya hirap talaga makita eh. Matabi na. Bago mo mailabas yung third eye mo, kailangan din para lumabas yung third eye mo. Sabi ni Utol Muhammad, salamin kanina nga po lang kami na-discharge Tolimore, magpagaling pa na sa bahay. Oh, buti naman, no? At least hindi may ganun kagrabe yung naging ano nung pagkakadulas ng misis mo, Utol Muhammad. Ayan. Inshallah, magumaling agad ng mas mabilis yung kanyang damage doon sa kanyang buto. Ayan. Kuya Golf Steward, saka lang kakain pagluto ng pagkain, ganun yun. Oo. Hi, Apo, malamang may gumaguide sa inyo, sabi ni Ma'am Teche Asnieta. Wala ba kayong tanong regarding case? Kasi pag nagtanong kayo mamaya, hindi ko maipapaliwanag yan. Hanggat nandito si President Long, tanongin nyo na. Kuya Don Vincent Hakim, meron ka bang katanungan kay President Dong? Oo. Sir Dong, madalaan gano'n yun pag may anting-anting, di ba? May anting-anting ka ba? Parang nung, di ko lang alam, di ko lang ano talaga, nung bata pa daw ako, tinaniman daw ako ng tatay ko ng anting-anting, no? Sapit ba nilagay? Hindi. Sapit din eh. Sapit din nilagay, yun ang sinasabi ng problema. May malignong po ko dito sa mansion, good vibes, sabi ni shoutout sa lahat, late kami, galing kami kay Lan Kyle, sana huwag nyo kaming paluin. Palo kayo kay President Dong. Mommy Marie Carmeline Agustin in the house. Mommy Marie Carmeline Agustin. Sir Muhammad, my love, shoutout, please advise us sa price mo sa FFCI USA. Ma'am Leia Ueda. Sir Dong, dati nakipag-meeting pa si Sir Francis kay Tatay Digong para itaas ang antas ng edukasyon niya sa Pinas. Sana ipataas din niya kay BBM ang antas na pagtupad ng batas dyan sa Pinas. Nakipag-meeting actually, si Sir. Actually, hindi totoo yun. Hindi po totoo yun, ma'am, na si FLM ay nakipag-meeting kay Digong. Wala po yun. Hindi po totoo yun. Ano lang po yun. Palabas lang po yun ng mga ibang vloggers. Pinabubulaanan ko po yung news na yon na nakipag-meeting. Hindi po siya nakipag-meeting kay Digong. Sino nagsabi niyang ganyan, President? Sino nagpalabas niyan? Hindi ko, nakita ko yan doon sa kinabusli noon eh, na nagkakapi daw sila ni Digong. So, ano yan? Wala yan. Kuya Don Vincent, mamimigay din ba ang FFCA sa bingget ng mga branded na bahag, Lemar? Ay, Kuya Don Vincent, di ko alam ah. Kuya Don Vincent, ba't ganyan ang tanong mo? Salamin lang. Tsaka wheelchair. Grabe ka ba't bahag? Tayin po ako sa messenger, sabi ni Ma'am Joy Libra. Miss ko po yung orasyon mo po. Orasyon? Pero ganito yan, ano? Kasi ako kasi, lumaki kasi ako, Kuya Mor, sa probinsya. Oo. Now, talagang totoo yun, nung bata pa ako,
yung balibalita doon sa area namin kasi medyo ano yun eh, medyo nasa bundok kami eh, no. Ang tawag nga doon, Little Baguio yung barangay namin eh, kasi nasa taas. Okay. Kitang-kita mo mm-hmm. na yung mga dinadaanan mo sa baba. Now, every time na pag ginabi ka galing o ginagabi kami galing sa lungsod ano, sa bayan ano. Ay talagang maraming kababalaghan ano, multo sa amin dinadaanan. Pero ang instruction lang yung nung papa ko noon, no? Kasi yung papa ko ano siya eh, yung manggagamot din yun eh. May orasyon din yun, yung mga Latin din yun eh. Basta kapag dumaan ka na merong halimbawa, haharang sa'yo, may nakita kang kabaong na haharang sa'yo, na may tao sa loob, ano yan eh, sa kalsada, basta huwag ka lang umatras. Huwag kang tumakbo o paatras na o matras kasi natatakot. Bakit? Ka. Huwag na huwag. Bakit? Kasi kabilaan doon, Kuya Mor, ang kabila noon, bangin eh. So marami lang namamatay sa ganun. Natakot, tumakbo, okay. Kumaripas ng takbo, madilim. So nalalaglag sa bangin, patay. So ang ginagawa namin yan, basta yun ang nabili ng papa ko na kapag ka ganyan pala, huwag kang umatras, I mean, huwag kang matakot. Basta ang gawin mo, hubarin mo yung suot mo, pantalon, at yung halimbawa, padiretso ka, ang gagawin mo, paatras ka, iuna mo yung puwet mo, ipakita mo yung puwet mo. Mm-hmm. So, yun pala, yun talaga ang, ano yun, yun yung magiging sumpa yun eh. Yun yung kalaban ng mga multo, yung puwet lang talaga ipakita mo. Kaya nung unang pasok ko dito sa mansion noon, Kuya Mor, pagpasok ko pa lang sa pintuan, nauna na yung puwet ko, tinakita ko na kagad. Kaya, kita mo, marami kayo nakikita dito sa loob ng bahay, ako wala. O, di ba? Takot sila sa akin. Kasi kapag ka nagpakita sila sa akin, nakikita din nila yung puwet ko. O, di ba? Oo. Takot sila. Ganun ka effective yan, pwede. Ibig sabihin, ano ba may effective na puwet? Yung may kuyugat o yung maputi na puwet o yung may hadhad na puwet? Ano ba ang mas effective diyan? Kahit ano, Kuya Mor. Although kasi sabi ko nga, yung aking third eye nasa puwet, malaki yun eh. Gusto mo makita? Yoko. Ah, kaya pala. Okay. Even no multo, ayaw makita. Yan, no. Eh, paano kung yung multong bading? Ano yan eh? Di pa rin yun. Ano yan eh? Takot sa puwet mga yun. Takot pa rin sa puwet. Ang hirap naman ng third eye mo. Nasa puwet. Pag kailangan mo makakita ng multo, obligado kang tumuwad eh. President Dong eh. Oh yes, yun nga, ganun nga. Ganun yung purpose nga noon eh. Pagka ganyan, kailangan mong tumuwad. Grabe, ang hirap. Sabi ni Kuya Golf, Sir Dong Batalan, para sa akin kahit ubusin ko ang pension ko para pagsuportan lang kay FLM, handa ko pong gawin dahil sa kanyang ginawang kabutihan sa panahon ng pandemya. Grabe, ayun. Heroic talaga si Kuya Golf, no? Yan, Ogre Vlogs, di mo shoutout sa naging kasama mo, naging tao noon, naging part sa FLM family. Sino yan? Ma'am Nika Feliciano, good morning everyone! Good morning, Ma'am Nika Feliciano! Hindi si Idol yon, baka kawangis. Ha, sabi ni Hannah Zaire. Mami Marie Carmelina Agustin, nag-alab siya about Nika. Sabi ni Utol Muhammad, Ate Marie Carmelina Agustin, i-donate nyo na lang po kahit kanino. Thank you po, sabi ni Utol Muhammad. Salamin. Napaka-generous talaga ni Utol Muhammad. Palakpakan natin si Utol Muhammad. Salamin. Sabi ni Kuya Dong Vincent, Sir Dong, may specific date ba yung next hearing ni Sir FLM na i-move? Yan lang ang itatanong ko Limor tungkol sa case kasi ang bahala pa rin nung pag-sked nila kahit may trial na nagaganap. Well, actually, yun kasing ano, meron na kasing mga nakaschedule na talaga na
nung nagkaroon ng meeting, so lahat po yan, naka-schedule na po talaga yung mga hearings, yung ilang hearing na hinihingi ng prosecution at ilang hearing din hinihingi ng defendant or part ni FLM. So, naka-schedule na po yan eh. And in fact, nabanggit na rin yun ni FLM na yung supposedly ang hearing ng prosecution na hinihingi ay hanggang December 12. So, yun na po yun. Mm-hmm. Parang 10 or 12, no? And then, yung sa defense naman ay hanggang March or April. So, but then, dahil sa sigurong merong na-postpone, baka ano yan, baka yan ay i-adjust na lang siguro. Pero ang alam ko, last week of October meron pa, meron tayong isa pa. Last week of October. Okay. Sabi ni Ma'am Leia, Sir Dong, Sir Francis mismo ang nagsabi niyan noong 2016 pa po yan. Ah, alright. Okay. Ngayon, may siguro, pero yung ano, yung mula nung nag-pandemya ay wala na po siyang ano, wala na po siyang alam, pagkaalam ko, wala nang ano, hindi na siya nakipag-meeting noon. Siguro maring ano, maring 2016 pa siguro. Sabi ni Mama Ana Siler, kaya maraming na-aksidente kasi la lumiliko, no? Actually, ganun pala yan, pre. Pag nakakita ka ng ganun, President, no? Hindi ka pwedeng umatras. Hindi ka pwedeng umatras talaga. Oh, yun yung ano. E paano kung salubungin mo? Well, ganun talaga yun. Sasalubungin na talaga yun. Wala namang mangyayari sa yun noon. Basta huwag ka lang matakot. Kasi parang ano lang yun eh. Parang minamagic. Parang ano lang yun. Nililito ka lang o minamagic lang yung ano. Alam mo ba, Kuya Mor, ang katalasan kasi doon, kapag ka ganyang may mga humaharang sa daanan, pagka kinabukasan, pag nakita mo yan, ano lang yan eh, puno lang ng saging yan eh. Pero nasa tabi yun. Talagang, parang ano lang talaga, parang, anong ang tawag dyan? May term sila dyan eh. Malikmata. Parang malikmata. Ngayon, kapag ka biglaan kang nakita mo yan at natakot, pinairal mo yung takot mo, siyempre, kakaripas ka ng takbo ngayon. Eh, kabila noon, Kuya Mor, yung pagpunta sa amin noon ay bangin eh. Hindi ka bubuhayin eh. So, may namatay na roon. Oo. Hanggang ngayon, Kuya Mor, hanggang ngayon, sa bagay ako, ano, matagal na akong, hindi ako naglalagi roon, pero umuwi naman ako. Nung time, no, one time na umuwi kami doon, no, tapos kami ni Benok, nagpunta kami ng bayan, no, alas 12 pasado na yun eh. So, nakakotse kami. Sabi ni Binok sa akin, medyo bata pa si Binok kasi may ano rin yan, nakakita talaga yan. Sabi niya pa, maraming nakatingin sa atin. Sabi ko, ha? Taga rito ko, wala namang tumitingin sa akin dito pag dumadaan ako eh. Sinabi ko lang. Hindi pa, no? Sa ano? Doon sa kalsada, o tabing kalsada, tumitingin sa atin. Sabi ko, wag kang maglukol niyan eh. Ngayon, yung malapit na doon sa city talaga, biglang nagsalita na naman si Binok. Sabi niya, pa, dumaan na. Sabi ko, sino dumaan? Sabi niya, yung white lady, dumaan na. Sabi ko, saan galing? Sa ano, sa church. Sabi ko, wala namang church dito eh. Sabi niya, hindi, mayroon. Nakita ko eh. O di, nagpunta kami sa city. Nag-hotel kami dalawa. Nung kinabukasan, bumalik kami. Sabi ko, dito banda yun, no? Diba? Sabi niya, dito. May, alam ko, walang church dito. Yun pala pare, mayroong ano. Mayroon talagang church. So, doon ako naniwala. Eh, di naman alam ni Benok doon. Di naman siya nagkaroon eh. So, pinakita sa kanya na may charge. Pinakita sa kanya. Pero ako, hindi ko talaga nakita yon. Noon lang, nung araw, nung kinabukasan, nung binalikan namin yung lugar.